Magandang araw po. So, po, dahil may kaaway ako kanina, kaya may hawak. Oh my God! So ngayon po, nandito po tayo para mag-share na naman ng isang napakasimpleng recipe. So ngayon po, galing kami ng palengke. Nakabili kami ng sariwang anak ng lapu-lapu. So sariwang-sariwa pa po yung ano, ating baby lapu-lapu. So mag-i-steam po tayo. Steam lapu-lapu with soy sauce. At sis, bawal na po sa atin yung medyo mamantika. Yun po yung lulutuin natin ngayon. At i-share ko rin po sa inyo yung recipe. So ngayon po, so umpisahan na po natin. Andito po yung mga ingredients para tuloy-tuloy na po tayo. Yan, nandito po yung kompletong sangkap ng ating steam lapu-lapu with soy sauce and sesame oil. So yun nga po, kanina yung nakita nyo, yung dalawang pirasong baby lapu-lapu, almost 1 kilo po siya. So sa gulay po naman, gagamit tayo ng ginger, garlic, red onions, tsaka onion leeks or spring onion. Siyempre, meron po tayong asin paminta, kalamansi juice, sesame oil, kahit anong brand po, at any brand of soy sauce. So ngayon po, malinis na po yung lapu-lapu kanina. So ngayon, umpisahan po natin yung ano, yung unang proseso. Yan, ngayon po. So kanina, natanggalan na ng hasang yung isda natin. Ito na lang po yung gagawin natin. Lalakihan natin yung butas para malagyan natin ng palaman sa loob. Hindi po natin kailangan ano, hatiin ang diretso. Yan po. Para lang malagyan natin ng palaman sa loob. At saka matimplahan natin. Yan. Ito po, oh. Yan. So, pwede na po siya. Ito. Para pag-marinate natin doon. Yung isa, ganun din. So, medyo mas maliit po yung isa. Ito po yung napakasimple pagkasariwa yung ating mga isda. Steam, tsaka healthy yung pagkakaluto. Yan. So, ito po. Yan. Ngayon po, titimplahan lang natin siya. Tingnan natin. Asin paminta. Huwag pong masyadong maraming asin kasi mamaya lalagyan naman natin ng kaunting ano, soy sauce din para mas masarap. So, paminta. Pamintang durog po. Yan lang po. Then yung kaunting ano, kalamansi juice. Ilalagay po natin yung mga gulay. So, ito po. Yung bawang sa loob. Luya. Importante po yung luya para tanggal yung lansa. Sibuyas. Yung ating spring onion. Yung sobra, isama po natin sa pag-steam. So, parehas po sa kabila. So, ito po. So, huling lalagay po natin, mamaya pagka nag-steam tayo, yung sesame oil at saka soy sauce. So, yun po. Okay na to. Ready to steam na po.
huling step po lang gagawin natin. Pakita ko mamaya. So ngayon po, handa lang natin yung steamer. Yan, ngayon po, pinapainit natin yung steamer. Actually, mainit na. Kita nyo, umuusok na. Yan. So ngayon po, set up na natin yung ating i-steam. So hindi po natin kailangang idiretso sa baba yung ating isda. So ayan, kailangan po natin ng plates, ganyan po. Okay. Yung po mga natirang gulay kanina, sama natin. Po, magpapalasa rin po siya habang niluluto natin. Yan. Yan. Yung ating isda. Saktong-sakto po to sa maliit na pamilya. So ngayon po, kaya sinabi ko sa inyo kanina, konting asin lang, lagyan po natin ng konting soy sauce. Ito po yung magpapasarap. Yan. At yung huling-huli po, yung ating sesame oil. So mainit na mainit pa yung steamer. So ngayon po, para hindi agad hindi sumingaw, takpanan natin at hintayin lang natin ng maluto. 25 to 30 minutes po. Yan po. So takpanan natin. Balikan natin after 30 minutes. So yan, ngayon po naka almost 30 minutes na tayo. Tika, saka amoy na rin po. So tingnan natin kung tutu na yung ating steam. Wow. Bango. So, yun po. So, nakita nyo naman, yung usok-usok pa. So, ngayon po, para malaman natin kung talagang luto na, kailangan po natin ng toothpick. Ito po yung technique dyan. Para hindi kayo, mahirapan. So, tusukin lang po natin. Wow. Yan. Pag wala na pong sabit, ibig sabihin yan, luto na. Ito po, malambot na malambot na. Oh. Yan. Yan. Sama-sama rin po na ma-overcook yung ating isda. Yan. So, tapos na po ito. So, ngayon, abangan nyo po yung finished product at samahan nyo rin akong tikman. So, yan. Ito po yung ating napakasarap na finished product. So to, last minute po, kung meron po tayong lemon sa bahay, ito yung gagawin natin. Yan po natin ang lemon zest. Yung balat lang po talaga. Actually, napaka laking bagay po nito at magpapasarap po sa ating steam. Kala nyo walang kwenta to dahil tinatapon lang. Hindi nyo alam, ito yung isa sa nagbibigay lasa. Saka tanggal po talaga yung lansa ng isda. Konti-konti lang po yan. Napaka ano na. Kamu? Lalo pong bumango. So, double purpose yung lemon natin. Napakinabangan na natin yung skin. Meron pa tayong lemon. Ito po, yung kanyang lemon zest na tinatawag. So, ito po yung finished product natin. Samahan niyo po ako, tikman natin. So ito po yung ating napakasarap
na steam pepila pula po. Sobrang daw po. At tikman natin. Napakalambot po at wala ka lang sa lansa. Tama-tama yung alat. Bango po. Kahalap na ko ng kanin ito. Sobrang sarap. Mauubos ko na nga po. So yun. So bago ko buubusin to at maghanap ako ng kanin, maraming salamat po sa pagsubaybay sa DBT Kitchen and More. Then, shout out po sa inyong lahat at hanggang doon na lang po talaga masasabi ko. Sobrang pasasalamat po. So again po, hanggang sa muli. Paalam!